isang Barcelona, Spain, kinilig at napasaya ang audience nang awitin ng grupong Cora Kudyapi ang Pasko na naman. Pagbabalik, alaala din ang konsyerto sa mga sikat na awiting Pamasko. Isang gabi ng musika at pagtatanghal ang handog ng koro. Bukod sa kantahan, may sayaw at pagtugtog ng iba't ibang instrumento gaya ng ukulele at gitara. Ang koro ay binubuo ng third generation Pinoy talents o mga Pinoy na pinanganak o lumaki sa Espanya. Mahigit 40 ang miyembro nito. Nakaka-proud kasi mga maliliit na batang, yung mga yung iba pinanganak sa Pilipinas, yung iba pinanganak dito, and tapos nagkamakanta sila ng English, ng Spanish, ng Tagalog. Binuo ang koro noong 2004 bilang children's choir at patuloy na umaawit sa mga misa at nagbibigay ng musical performances sa Espanya at ibang lungsod sa Europa. Tagumpay din ang Thanksgiving concert ng isang teenage choir. Bukod sa Christmas songs, napili ng koro ang mga awiting may tema na pag-ibig, kalikasan at kapayapaan. This song Tinig came up because of the gusto naming magkaroon ng something na magsisimbolize sa nagkakaisang tinig ng mga Pilipino dito sa Roma when it comes to service to the church. Ang koro ay mula sa Grand Choir na kumanta ng 2019 para sa Simbang Gabi sa Vatican na pinangunahan ni Pope Francis. Sila rin ang kumanta sa misa sa Vatican na pinangunahan muli ni Pope Francis para sa 500th anibersaryo ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa aming pagiging migrante dito ay nagagawa po namin ang makapagbigay pa rin ng paglilingkod sa Panginoon. Nababahagi po namin ang aming oras at maligaya po kaming nakakapaghandog ng mga awitin. Bilang pasasalamat sa 3 taong paglilingkod sa simbahan gamit ang musika, nag-alay ng 10 kanta ang isang tinig. Pinalakpakan din ang kanilang rendisyon ng We Give Our Yes sa nakaraang simbang gabi. Nagsanibwersa din ang kinatawan ng Embahada ng Pilipinas sa Roma at Holy See sa isang Christmas tree at parol lighting na ginanap sa chancery ng Embahada sa Roma. Nakiisa rito ang ilang miyembro ng Filipino community at religious groups. Dumalo rin ang Consul General ng Milan, El Mercato, at Tourism Attaché to the UK, and Director for Northern and Southern Europe, Gerard Panga. Alam na, namin hindi kayang tumbasan ng ating pagdiriwang ang magarbo at mahabang selebrasyon ng Pasko sa Pilipinas. Ngunit ang mahalaga ay magkakasama-sama tayo sa paggunita ng diwa ng Pasko saan man tayo naroon. If we have this community and we can count of it on each other within this community, it eases the pain and the longing of having to be back home in the Philippines. Ikinatuwa din ng mga Pinoy sa Italia ang kolaborasyon para gawing espesyal ang katatapos na Kapaskuhan. Sa mga kapwa natin Pilipino, laksan lang natin yung loob natin nagtatrabaho dito as a OFW. Ginagawa natin to para sa pamilya nating lahat. May ligaya, may galak sa ating puso kahit hindi natin kasama ang ating mga pamilya kahit na malayo po tayo. Kasama si Sandra Sotelo Apoy mula Espanya. Jackie De Vega, ABS-CBN News, Rome, Italy.